para makaragdag ang ulat mula sa lalawigan, hatid ni Bernard Dadis. Arto na ang mga balitang prompty sa Bataan. Isang pamilya sa Bataan ang sumasailalim sa home quarantine matapos magpositibo sa AH1N1 ang dalawa nilang anak. Nagsimulang magpakita ng sintomas ng sakit ang dalawang bata pagka-uwi ng pamilya mula sa Nueva Ecija. As of June 24, we have to confirm positive AH1N1, age 5 and 15. The whole family is naka-quarantine na sila. Sa Nueva Ecija, masayang nagkita-kita ang mga matatanda at batang sundalo sa 47th anibersaryo ng Special Forces Regiment sa Nueva Ecija. Bagamat hirap nang maglakad ang ilang retired ng mga elite soldiers dahil sa katandaan at kapansanan, buong giting pa rin nilang tinungo ang venue para ipakita ang kanilang pakikiisa. Sinasabi namin na talagang ang paglilingkod ng Special Forces talagang buong puso. Sa Tarlac, 4 taon nang idinadaing na mga residente ng Lumagi Paniki Tarlac ang hirap ng pagpunta sa kanilang bayan sa pamamagitan ng tulay. Bukod sa marupok na, umuuga na rin ang mga kawayan nito. Ayon sa barangay chairman, aayusin na sana ang tulay kung hindi napunta sa kung saan-saan ang mga materyales na gagamitin. Talagang delikado yan dahil yung kawayan niya ay malapit ng maputol. Yung bakal, kinuha ng DPWH yan. Tabla naman na sira-sira, kinuha ng munisipyo. At sa Bohol, pinaghahandaan na ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol ang magarbong selebrasyon ng Bohol Foundation Day sa July 22. Espesyal ang araw na ito para sa mga Boholano dahil si Pangulong Arroyo mismo ang magiging panauhing pantangan. Itataon sa Foundation Day celebration ang inauguration ng Bohol Medical Care Institute at Maternal and Child Specialty Hospital. Who are residing, working abroad, who will come back to Bohol on the month of July to celebrate with us the Sandugo Month. At yan ang mga balitang prompty. Samantala, nagsapa rin ang mga